Hello, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Welcome dito sa inyong timeless reading. So, dahil timeless ito, kahit kailan nyo ito yung mapanood, kahit super late na, walang problema, walang expiration. Cross watchers, kung meron mong nanonood dito, you are also welcome. So, alamin natin itong mga energies mo. Gemini, Libra, Aquarius, kung ano itong mga mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Kunin muna natin lucky numbers mo. Meron kang 5, 16, 30, 13, 35, 21. 5, 16, 30, 13, 35, and 21. Kunin muna natin yung overall energy mo ngayong araw na to. Para sa big gusto ng personal reading, guys, paki-like and follow Purple Teen Facebook page. PM kayo doon kung gusto nyo magpa-book or mag-inquire. Yung link at details nakalagay sa ating description. Ayan, may discipline. At para dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, no? Paki-subscribe na rin po at tap nyo na rin yung bell icon. At dahil ito ay collective reading, guys, pwedeng hindi makarelate ang lahat. Kunin lang anong mga nagre-resonate para sa inyo. Latag muna natin yung cards nyo. Wow! Ganda! May unexpected income ko, oh. Hindi inaasahang, ano, source ng pera, no? Source ng income, pwedeng negosyo, pwedeng part-time job, pwedeng magkakaroon ng increase dyan sa sweldo ninyo kahit hindi ganun kalaki, alam mo yun, may papasok na pera or karagdagang paraan para kumita kayo ng pera. May imprisonment dito, no? Merong person na hindi siya free gawin yung gusto niyang gawin, no? Kung ikaw yan, nahihirapan ka sa situation mo kasi limited yung ano, eh, limited yung mga resources mo, limited yung galaw mo, no? Maraming bawal. Ayun, dito nga tayo sa imprisonment. Sorry, nagkaroon ako ng ano, ng pause, no? Pinos ko yung video, guys. Ano, pwede nga limitado yung kilos mo dito, so may mga bagay na wala kang access or kumbaga restricted ka, hindi ka allowed, no? Iba sa inyo, literal na parang feeling ninyo nakulong kayo kasi hindi kayo makaalis dyan sa lugar, sa bahay, o kung saan man kayo nandun, no? Parang natrap kayo dyan, no? Meron something dito tungkol sa community. Hindi ko alam kung magiging very active ka ba dyan sa community. Or may balita tungkol dyan sa community, kung saan ang kinabibilangan mo, no? Sa workplace man yan, sa school or organization, kung anong, kung saan ka affiliated, no? Kung saan ka miyembro, kung saan ka na nandun, no? Na community. Nafe-feel ko parang ano, eh. Hindi ko alam, yung iba sa inyo siguro madadalawin ninyo yung lolo-lola ninyo kasi may mga elderlies dito, mga matatanda sa family. So, meron something tungkol sa mga ano, grandparents, no? O mga matatanda sa pamilya. So, pagdating sa love life mo, meron ka ditong let your friends help you. Ask for and accept support from others. So, ayan, baka matutulungan kanyang, ano, yung kaibigan mo tungkol dyan sa love life mo. Baka nag-o-offer sila ng tulong sa'yo kung kailangan mo ng tulong, no, na magkabati kayo, or baka naman merong nirereto sa'yo, gusto mo makilala tong person na to, babae ka man or lalaki. So, baka may parang magiging tulay yung mga kaibigan mo. Basta merong, ano, may maitutulong tong mga kaibigan mo or kaibigan mo kung isa lang, no, dito sa love life mo tungkol dito sa person na to. Meron ka ring heart with the key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together. Ayun, baka nga tutulungan kayo ng friends nyo na magka
maging magkasama kayo uli nitong person na to. Kung nag-away man kayo, nagkasama ng loob, baka yung mga tulay mo yung maging ano, ay yung mga tulay, yung mga kaibigan mo yung magiging tulay na magka ano, na magkaayos kayo nito or magkausap or maging ano, maging okay kayo uli nitong person na to. Gaya ng sabi ko, pwede rin sila yung ano, yung tulay para ma-meet mo tong person na to kung hindi pa nagiging kayo, no? So, yan. May involvement itong mga kaibigan mo dito sa love life mo ngayon, yung napifeel ko. Meron ditong reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. O, yun na nga. Mukhang may cool off. Kaya siguro may involvement yung kaibigan mo. Mga pinapayuhan ka and sila yung parang nagiging tulay para magkaayos kayong dalawa na itong person mo. Kasi mukhang kailangan nyo ng ano eh, break sa isa't isa, pahinga muna, time out, no? Space. So, para naman daw sa ikabubuti nyo yan, yung ano na yan, yung cool off na yan. Huwag mo masyadong dibdibin. Air signs. Tingnan natin yung ibang cards mo. Oh, baka yung mga air signs dito, Gemini, Libra, Aquarius, baka nakatenga kayo ngayon sa bahay, no? Or yung iba, ano, gusto nyong kumawala dyan sa trabaho ninyo or sa isang relationship, hindi kayo makawala para kayong kinandado, no? Para kayong naging preso. Oh, baka iba, mahigpit yung asawa nyo or jowa ninyo, sobrang higpit, di kayo pinapalabas. Na kayo nare-restrict yung mga galaw ninyo, lahat ng bagay binabantayan, no? Baka masyadong ano eh, stricto yung ano, yung mga na-encounter ninyo sa paligid ninyo ngayon. Five of Pentacles, mag-ingat sa pag-handle ng pera, baka magkaroon ka ng ano, financial loss, no? Financial problem ito, Gemini, Libra, Aquarius. So, maging wise sa pera, mag-ipon ng pera, huwag munang padalos-dalos pagdating sa pera. O, may give and take, baka naman pag nangailangan kayo, kayo makaka-receive ng tulong ngayon, no? Kasi, siguro iba sa inyo talagang, ano eh, matulungin, pagbigay, pagdating sa pera, hindi kayo mahirap utangan, kaya lang yung mag-iingat kayo, no, para sa mga may usaping utang. Kasi baka mamaya hindi kayo mabayaran agad or hindi kayo bayaran yung person na yan. Pero pag nangailangan ka, Gemini, Libra, Aquarius, umasa ka na makaka-receive ka ng tulong pagdating sa pera, no? Merong the moon. So merong ano dito? Something hidden, no? Ay, iba sa inyo dito, nakaka-feel, nakakaramdam kayo na may uncertainty dito sa, ano, sa future ninyo, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, yung iba, dina-doubt ninyo or namumroblema kayo or worried kayo dahil hindi ninyo alam, malabo, no, nalalabuan kayo sa maaaring mga mangyayari or patutunguhan netong sitwasyon ninyo. Pwedeng may mga secret dito na ano ha, na lulutang guys ha. Seven of Swords, mag-ingat sa ano, deceptive energy, liars, cheater, and ano ba yun? Backstabber. Mag-ingat sa ganyang ano, energy, no, na pwedeng may gumagawa ng ano tawag dito, patago, no? Hindi man laging ano, super sama lahat lagi nung person pag naisip mo yan. So, pwedeng meron lang siyang ginagawa kung sino man to, ikaw man to, yung ibang person. Meron lang siyang ginagawa na hindi niya sinasabi sa'yo. No, siguro baka nahiya siya or natatakot siyang malaman mo, kaya ginagawa niya ng pasikreto. No, kaya lang syempre 'di ba, ano pa rin 'yun, hiding 'di ba? Hiding in shadows or secretive na pag-uugali pa rin 'yun. So unhealthy pa rin, no? So pwede rin naman ito something na ano, yung may ginagawa kang diskarte na ano, hindi yung naghahanap ka ng ibang diskarte, ibang paraan, no? Kasi
siguro hindi, wala kang kumbaga hindi mo alam po paano mo i-handle tong situation and wala rin namang tumutulong sa'yo. So parang ikaw na mismo yung gumawa ng kakaibang diskarte. Kumbaga nag-improvise ka na lang or tinry mo yung ibang way na hindi yung usual na ginagawa, no? Ace of Wands. Okay, sa mga nag-expect ng baby, baka good news ito about baby, good news about work, no? Pwedeng may matatanggap ka na message tungkol sa application mo. Anything na positive pagdating sa business, kung yung mga nagsisimula, no? Kung ano man yung bagay na sisimulan ninyo or ginagawa nyo ngayon na bago lang or kakasimula nyo lang, very promising, no? Merong growth dito, may development, no? May improvement. So, yeah, mapabusiness man yan or kung ano man. No, yung iba dito, meron kayong pahinga. Ito yung period na na dapat makarecover kayo. So, hindi ko alam ba kung iba sa inyo dito, nagkasakit ba kayo? At kayo ay nagbe-bed rest, no? Or may time, medyo mahaba-habang time kailangan ninyo para makarecover kayo dito. Physically man or hindi, no? Kung ano mang recovery yung tinutukoy na ito tungkol sa inyo. Tignan na natin yung closing message and advice sa iyo ng angels mo, air signs. Oh, remain positive daw. Sa lahat ng bagay, kailangan manatili tayong positive. Positibo yung pananaw natin, yung pag-iisip natin, okay? So, yan yung mga nakuha ko messages para sa inyo. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Thank you so much for being here. Don't forget to comment, like, and share. Don't forget to subscribe at pakitap na rin yung bell icon. Take care and I will see you on our next reading.